Magandang umaga, ngayon ay December 15, 2021 at narito ang update ukol sa binabantayan nating sama ng panahon na si Severe Tropical Storm Odette at sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Saksalukuyan ay northeast monsoon pa rin o amihan yung umiiral dito sa bahagi ng Luzon kung saan ngayong araw asahan po natin yung mga mahihinang pag-ulan sa bahagi ng Cagayan Valley, maging yung mga pulupulong mahihinang pag-ulan dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, yung binabantayan naman po natin na si Severe Tropical Storm Odette ay bahagya pong nag-intensify at kanina, huli itong namataan sa layong 735 kilometers, silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 135 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at patuloy nga po nitong binabaybay ang Philippine Sea patungo po dyan sa central portion po ng Philippine Archipelago. Sa kasalukuyan ay meron na po tayo ng kataas na Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. Dito po yan sa bahagi ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, sa Bohol, at sa northern portion, northern at central portions ng Cebu, kasama na po dyan ang Bantayan at Camotes Islands, maging sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, at sa eastern portion ng Misamis Oriental kung saan inaasahan nga po natin yung malalakas o yung bugso po ng hangin na dulot ni Odette. Kaya po pinapaalalahanan natin yung mga kababayan po natin dyan at na mag-ingat po at pinaghahanda po natin sila sa mga posible pong mapanirang hangin na dala po nito ni Odette, lalong-lalo na po paglapit po nito dito sa ating kalupaan. At dahil din po sa epekto ni Bagyong Odette at ng Northeast Monsoon, ay meron din po tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin po yan ng Northern Luzon, sa Eastern Seaboards po ng Central Luzon, Eastern at Western Seaboards ng Southern Luzon, sa Western Seaboards ng Visayas, at sa Eastern Seaboard ng Mindanao kung saan hindi nga po muna natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan po natin mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. And also, yung mga nabanggit po nating areas kanina na under Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ay hindi din po natin pinapayagang pumalaot yung anuman pong uri ng sasakyang pandagat. Dahil nga po dito kay Bagyong Odette, inaasahan nga po natin na mga malalakas po yung bugso ng hangin na maaari pong maranasan ng mga areas under Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. And also, sa mga succeeding bulletins po na i-issue natin, asahan po natin na yung mga lugar po nito kung saan nakataas po yung Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 natin ay maaari pa po nating i-upgrade yung wind signal po natin dyan sa mga lugar na yan. And also, nakikita po natin na highest possible po na wind signal na maaari nating itaas ay Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 kung saan po magiging mapanira yung hangin po na dulot po ni Bagyong Odette, lalong-lalo po yan sa mga structures po na gawa po sa mga light materials. And also, mapanganib din po yung pagpalaot po sa mga karagatan kung saan po inaasahan natin na dadaan po or malapit po yung path nito ni Bagyong Odette. Para naman po sa mga pag-ulan, ngayong araw hanggang bukas po ng umaga, asahan po natin na makakaranas na po ng mga light to moderate at kung minsan ay malalakas na ulan, yung mga lalawigan po sa Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Islands dahil po yan sa trough ni Odette. Kaya po pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dyan na mag-ingat po at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pag-uho po ng lupa. Para naman po bukas ng Thursday hanggang po sa Friday ng early morning, inaasahan nga po natin ito po yung
kung saan si Odette ay pinakamalapit po sa kalupaan at inaasahan nga po natin na magla-landfall dun po sa area po ng Eastern Visayas Caraga Region. Asahan po natin na makaranas po ng heavy to intense at kung minsan po ay torrential rains yung mga lalawigan po sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, sa northern portion po ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur, sa Camiguin, sa Misamis Oriental, southern Leyte, Bohol at Cebu. Samantala, moderate to heavy with at times intense rains naman po sa Leyte, sa southern portion ng Eastern Samar, sa Negros Oriental, sa Siquijor at sa nalalabing bahagi ng Caraga, at light to moderate naman po at kung minsan ay mga malalakas na ulan sa Bicol Region, Zamboanga del Norte, Oriental Mindoro, sa Romblon at sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Northern Mindanao. By Friday early morning naman po hanggang Saturday early morning kung saan inaasahan nga po natin na itong si Bagyong Odette ay tatawid po dyan po sa bahagi ng Visayas patungo po sa may Palawan. Asahan din po natin yung heavy to intense rains na kung minsan po ay mga torrential rains dyan po sa area ng Western Visayas, sa northern at central portions ng Palawan kasama na po dyan ang Cuyo at Cagayan Silio Islands, at moderate to heavy at kung minsan po naman ay matitinding pag-ulan dyan po sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at sa Negros Oriental, at mga light to moderate naman po at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan sa Bicol Region, Northern Mindanao, Zamboanga del Norte, sa Quezon, sa Aurora, sa eastern portions po ng Cagayan at Isabela, maging sa nalalabing bahagi ng Visayas. Diyan po sa mga nabanggit po natin ng mga lugar po na yan, pinapaalalahanan nga po natin yung mga kababayan po natin dyan na mag-ingat at maging alerto at maghanda po tayo sa mga posible pong pagbaha at paghuhon ng lupa, and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga local DRRM offices sa mga posible pong paglikas. At para nga po dito sa latest forecast track analysis ni Severe Tropical Storm Odette, asahan nga po natin na hanggang this afternoon po ay patuloy itong kikilos pa kanluran, hilagang kanluran. Then by tomorrow ay posible po itong kumilos pa westward habang binabaybay pa rin po ang Philippine Sea. Palapit na po yan dito sa ating kalupaan. And by Thursday po ng afternoon or evening, inaasahan nga po natin na magla-landfall po ito dito po sa vicinity ng Eastern Visayas Caraga area. And tatawid nga po ito dito sa bahagi po ng Visayas, patungo po yan sa Palawan. And also, bago nga po ito mag-landfall, nakikita po natin yung posibilidad na mag-intensify pa po ito into typhoon category. At maaari po nitong maabot yung peak intensity niya na 155 kilometers per hour bago nga po ito mag-landfall dito po sa vicinity ng Eastern Visayas, Caraga Region area. Muli po inaasahan na generally kikilos nga po pakanluran, hilagang kanluran until this afternoon itong si Bagyong Odette. Then kikilos po ito ng westward or pakanluran after. At inaasahan nga po natin na maglilandfall po ito sa vicinity po ng Caraga or Eastern Visayas. Bukas po yan ng afternoon or evening. And after nga po nito ay tatawid po ito dito sa area po ng Visayas. Patungo po yan dito po sa may Palawan, sa northern portion po ng Palawan yan by Friday evening. Also, nakita po natin na habang nasa karagatan pa po si Odette, ay mag-i-intensify pa po ito within 12 hours into a typhoon category. At maaari po nitong ma-reach yung peak intensity niya na 155 kilometers per hour bago po ito mag-landfall by Thursday afternoon or evening. Muli po, during po dito nga sa passage ni Odette at habang nasa karagatan pa lang po ito ay asahan po natin na magpapaulan na po ito sa malaking sa buong bahagi po ng Visayas maging sa Mindanao at sa several provinces po sa Southern Luzon. Kaya po pinapaalalahanan natin
yung mga kababayan po natin dyan na mag-ingat po at maging alerto at maging handa po sa mga posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa, maging po sa storm surge, sa posibilidad po ng storm surge, at maging po sa mga mapanirang hangin, mapanirang lakas po ng hangin na maaari nga pong idulot nito ni Odette sa mga nabanggit po nating lugar na yan. At maaari rin pong may pag-undayan po tayo sa ating mga local DRRM offices sa mga posible pong paglikas, and also continuous monitoring po din po tayo ukol po dito kay Bagyong Odette, at patuloy po tayo mag-antabay sa updates na ipapalabas po ng PAGASA, maging po ng mga regional offices ukol nga po sa mga heavy rainfall warnings, sa mga rainfall advisory, at maging sa mga flood advisories. At para rin po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga po natin na dahil sa northeast monsoon, asahan po natin yung mga mahihina pong pag-ulan dito po sa bahagi ng Cagayan Valley, and also yung mga pulupulong mahihinang pag-ulan po sa nalalabing bahagi ng Luzon. Agwat po ng temperatura sa Lawag ay mula 20 to 32 degrees Celsius, sa Baguio ay 13 to 23 degrees Celsius, sa Metro Manila ay 23 to 31 degrees Celsius, sa Tuguegarao ay 21 to 29 degrees Celsius, sa Tagaytay ay 28 ang maximum temperature, sa Calayan Islands at Puerto Princesa maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius ang maximum temperature, at sa Legazpi ay mula 24 to 30 degrees Celsius. Ngayong araw nga po, asahan po natin yung mga kalat-kalat na pong pag-ulan, pagulog at pagkidlat. Dito po yan sa bahagi ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, dulot nga po yan ng trough ni Odette. At sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas at Mindanao, ay asahan din po natin yung mga tsansa po ng pulupulong pag-ulan, pagulog at pagkidlat. Ang maximum temperature po sa Iloilo at Cebu ay maaaring umabot hanggang 31 degrees Celsius. Sa Tacloban ay mula 24 to 30 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. Sa Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Patuloy po tayong mag-antabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA, at para po sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang umaga po.